Sa iba pang balita, mga kabayan, formal nang inadapt ng partidong Lakas Kampi CMD si dating Senador Bongbong Marcos bilang kanilang presidential bid. Sa isang resolusyon ng grupo, nakasaad na mayroong kapangyarihan si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na mamili ng kanyang magiging running mate bilang chairperson ng grupo. Dahil dito, sinelyuhan na ng Lakas CMD ang formal na pagsuporta sa BBM Sara tandem sa 2022 elections. Kinumpirma rin ni Mayor Sara ang tinatawag na Unity Team Alliance ng Lakas CMD kasama ang iba pang partido. Bongbong Marcos extends his profound gratitude for his adoption as presidential candidate of Lakas CMD. I just informed him and sent him screen caps of our meeting this afternoon. And then he said, to let you know, the Execom and the entire Lakas CMD party, that he is willing to work with Lakas CMD. Sa kabilang banda, inihayag ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta sa isang panayam na pupunta pa rin sa Korte Suprema ang sinumang naagrabyado kung sakaling magtagumpay ang COMELEC na maibasura ang inihayang disqualification case laban kay Bongbong Marcos. Bukas, Nobyembre 26, sisimulan ng COMELEC ang preliminary conference sa petisyong nananawagang ipakansila ang Certificate of Candidacy ni BBM. Nakikita naman ni Marcoleta na maaaring dumaan pa ng ilang araw bago ito madispose ng COMELEC. Sa ibang banda, nakikita ni Marcoleta na mas maganda kung mapagtibay ni Marcos at Mayor Inday Sara Duterte ang kanilang tandem. Nilinaw naman ng congressman na wala siyang problema sa pagpili ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang anak bilang kanilang vice presidential bid.